Magandang umaga mga bata! Ako muli si Teacher Salve, makakasama ninyo ngayong araw na ito. Ang ating aralin ngayon ay may kinalaman sa pagtukoy sa mga bahagi ng pahayagan at pagbibigay reaksyon o opinyon. Layunin. Natutukoy ang mga bahagi ng pahayagan at nakapagbibigay reaksyon o opinyon tungkol dito. Atin munang alamin ang kahulugan ng pahayagan o dyaryo. Ito ay isang mabuting sanggunian sa pagkuha ng impormasyon. Mababasa rito ang mga napapanahon at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. Nagtataglay rin ito ng iba pang mahalagang detalye tungkol sa iba't ibang paksa. Mga bahagi ng pahayagan. Pamukhang pahina. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pahayagan dahil dito mababasa ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Balitang pandaigdig. Mababasa rito ang mga balita mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Balitang panlalawigan. Mababasa rito ang mga balita tungkol sa mga pangyayari sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Pahinang opinyon. Dito mababasa ang mga personal na opinyon, palagay at kuro-kuro ng mga manunulat tungkol sa iba't ibang napapanahong paksa at balita. Editorial. Mababasa rito ang personal na kuro-kuro o pananaw ng patnugot o editor tungkol sa isang mainit at napapanahong paksa. Anunsyo klasipikado o classified ad. Dito mababasa ang mga anunsyo sa iba't ibang hanap buhay, ipinagbibili tulad ng sasakyan, gayon din ang serbisyo o paglilingkod at iba pa. Tanging lathalain. Mababasa rito ang mga artikulong nagtatampok ng espesyal na tao, lugar, pangyayari at iba pa. Pahinang panlibangan o entertainment. Mababasa sa pahinang ito ang mga balita tungkol sa mga artista o showbiz. Gayun din ang mga babasahing panlibangan tulad ng comics, crossword puzzle, horoscope at iba pa. Pahinang sports. Dito mababasa ang mga balita tungkol sa palakasan o sport at mga manlalaro. Obituaryo. Naglalaman ang pahinang ito
ng anunsyo ng mga pangalan ng mga namatay. Mula sa mga nilalaman ng balita at pagtalakay sa mga isyu, ay maaari kang makabuo ng sariling kaisipan, reaksyon o opinyon. Ang pagbibigay ng reaksyon ay isang madamdamin at pangkaisipang pagpapahayag tungkol sa isyu o usapin. Ito ay naayon sa iyong personal na isipan, damdamin, at karanasan. Ang iyong reaksyon ay maaaring pagsang-ayon o pagsalungat sa isyong pinag-uusapan. Kadalasang nagsisimula ang paglalahad ng reaksyon sa mga ganitong salita. Halimbawa, para po sa akin, sa akin pong palagay, naniniwala po ako na kung ako po ang tatanungin, ang opinyon o saloobin ko po tungkol dito ay matatandaan na may mga pahayag na ginagamit sa alinman sa dalawang uri ng reaksyong iyong ibibigay. Ang mga ito ay pagsang-ayon. Sumasang-ayon po ako. Tama at mabuti po iyan dahil ganoon din po ang aking naiisip. Pagsalungat. Paumanhin po, ngunit ikinalulungkot ko po, subalit kaiba po sa iyong pananaw. Tandaan na bago magbigay ng reaksyon, kailangan palawakin pa ang kaalaman tungkol sa isyu. Piliin mabuti ang mga salitang gagamitin at gumamit ng magagalang na mga salita. Matapos mong mapag-aralan ang tungkol sa mga bahagi at nilalaman ng pahayagan, kaya mo na bang tukuyin ang mga ito? Subukin ang sariling kakayahan sa tulong ng sumusunod na mga gawain. Sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 11. Sagutan din ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa sa pahina 12 at ganun din ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo sa pahina 13. Matapos mong matukoy ang mga bahagi ng pahayagan at malaman ang mga salitang magagamit sa pagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga balita at isyu, palalimin mo ang iyong pagkaunawa sa tulong ng mga karagdagang gawain. Panuto. Tukuyin ang bahagi ng pahayagan kung saan mababasa ang nilalaman ng pahina. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bilang isa. Nais ni Alma na malaman kung sino ang nanalo sa laro ng PBA kagabi. Saan ito mababasa? A. Pamukhang pahina. B. Pahinang pampalakasan. C.
pahingang editorial, D. Anunsyo klasifikado. Bilang 2, naghahanap ng trabaho si Mang Ben. Anong bahagi ng pahayagan ang dapat niyang basahin? A. Pamukhang pahina. B. Pahinang pampalakasan. C. Pahinang editorial. D. Anunsyo klasifikado. Bilang 3, ito ang paborito mong bahagi ng pahayagan dahil mahilig kang sumagot sa mga crossword puzzles at iba pa. A. Pamukhang pahina. B. Pahinang pampalakasan. C. Pahinang editorial. D. Pahinang panlibangan. Bilang 4, saan bahagi ng pahayagan makikita ang nasa ibaba? Kaso ng COVID-19 sa Amerika, lalong dumarami. A. Pamukhang pahina. B. Balitang pandaigdig. C. Pahinang editorial. D. Pahinang panlibangan. Bilang 5, gustong-gustong malaman ni Lani kung kailan niya mapapanood sa sine ang paborito niyang artista. A. Pamukhang pahina. B. Pahinang pampalakasan. C. Pahinang editorial. D. Pahinang panlibangan. Bilang 6, mahalagang alam mo ang mga nangungunang balita para sa balitaan ninyo sa mother tongue. A. Pamukhang pahina. B. Pahinang pampalakasan. C. Pahinang editorial. D. Pahinang panlibangan. Bilang 7, saang bahagi ng pahayagan maaari pumunta ang mga naghahanap ng trabaho? A. Anunsyo klasifikado. B. Pahinang pampalakasan. C. Pahinang editorial. D. Pahinang panlibangan. Bilang 8, saan bahagi makikita ang mga pangalan ng namatay? A. Anunsyo klasifikado. B. Pahinang pampalakasan. C. Orbituario. D. Pahinang panlibangan. Bilang 9, mababasa rito ang mga balita mula sa mga lalawigan ng ating bansa. A. Anunsyo klasifikado. B. Pahinang pampalakasan. C. Orbituario. D. Balitang panlalawigan. Bilang 10, mababasa rito ang personal na kuro-kuro ng editor tungkol sa napapanahong paksa. A. Editorial. B. Balitang panlalawigan. C. Pahinang pampalakasan. D. Balitang pandaigdig. At yan ang tatapos ang ating aralin ngayong umaga. Sana ay may natutunan kayo. Ito si Teacher Salve na nagsasabing palaging mag-iingat at sumunod sa mga magulang. Hanggang sa muli, paalam!